ya hawa, isya ya hawa say, ang may likhan ang ating buhay, aba ya hawa. Bawak wartawa, bawak wartawa, aba ya hawa, aba ya hawa. Basa masyayak ya hawa syai, basa masyayak ya hawa syai. Basa merawa kadas, basa merawa kadas. Kal halal aba ya hawa alhayam, kal halal aba ya hawa alhayam. Wam ya syarala, wam ya syarala. Elda Mahardika Pilipe Oper Mahardika Philippines. Elda Oper Mahardika Philippines. Kawada aba ya hawa, kawada aba ya hawa. Yaman, yaman. Ito yung salita ni Uno, ni ano, ni Adan dos mga hayop. Sabi niya hayop, bawak artawa. Bawak artawa. Mga Hebrew pala salita na doon. Pagdating sa langit, abay hawa, bawak artawa. Balik sa original. Okay, kayo manood kayo. Ang original pala ng salita. Ay, Paleo-Hebrew. Ancient Paleo-Hebrew. Not modern. Ancient Paleo-Hebrew. Okay. Pero bago tayo magsimula dito, kasi actually marami tayo natutunan dito sa Jubilee, Book of Jubilee. Kasi ang author dito, si Prabuel. Ito yung isa sa mga aklat na dala ni Enoch pababa. Dala ni Enoch pababa ay mayroong 366 books. Kasama na yung Book of Enoch, tatlo, first, second, third book. Si Enoch is known as Olat. Pero yung 63. Ay, si Prabuel kasama to. That's why na authentic itong aklat nito at marami siyang natutunan na kulang sa Genesis. Sa Genesis kasi si Moses ang writer doon eh. Pero ito, si Prabuel ang may sulat. So, ngayon, babatiin muna natin ang ating mga Rinlan, Kwamya, Sarala, Philippines. Na marapit na mapalitan o either Marnica, Republic of Marnica o Ibite, Kingdom of Marnica ba? Ang iba naman gusto open. Pero para sa akin, mas maganda Marnica. So, batiin natin una sa lahat ang ating mga kapatira ng mga Rinnan Hebrew Israelites sa Digos, Davao del Sur. Kay Pastor Junard Cabasan. So may pelikula kami ginawa, True to Life Story, kay Gobernador Kuya Group, doon sa Davao Oriental. Ayun, kumalapit pa sa inyo yun. So ang role ko doon, Bishop. So may last word din kami sa sunod linggo. So mga katutupo ang mga ano, katutupo may mga terinsa sa mga laylaya ng dami, mga ringan din. Magbubot tao siya. So, kumusta kayo dyan sa Digos, Davao del Sur? Mga kapatiran ng mga Hebrew Israelites. Mostly kasi ang Philippines ay tribe of Manasseh ang karamihan talaga. Merong Zebulon, merong Neftali, merong Aser. Yung mga Ita, Judah yata sila eh. Sino? Judah. Levi, ewan ko. Kasi ang mga Ita, ang Surila, from Africa, nagkadaan pa sila sa Australia. Pumunta rito. Sa Australia kasi mayroong Solomon Island eh. Ang nakatira doon, mga Itin. So, mga Hebrew Israelite, tribe of Judah yata, ang punta rito. So, diretso tayo sa Cebu, kay Pastor Sabadiana, sa Toledo City. Kumusta kayo? May buntag inyo hadiha, taga Cebu. Mga, pag Cebu kasi, ano yun eh, tribe of Zebulun, Cebu, Zebulun. Zebulun. Tribe. Pero ayaw nila, gusto na tribe of Joseph daw nila. Tribe of Joseph, kanino, ano nga na?
si Joseph. Walang nabanggit eh. Ang nabanggit to ang Manasseh at saka Ephraim, may sariling tribe sila. Pero pag kay Joseph ka, yung kapatid niya ni Ephraim ni Manasseh, yun. So, okay. Diretso tayo sa ahoy. Iloilo. Kay Pastora Melvin Masor, kumusta kayo mga taga-Iloilo? Mga Hebrew Israelite remnant. Wala naman ibang mabatean tayong mga Hebrew Israelite na mga remnant na nandito. Yung ating mga ninuno na punta rito nung nilusog ang Assyrian Empire of Israel noong 721 BC. So nagpulasan sila lahat ang iba na punta rito. At kasunod nito ay ang batiin natin ang Yangad East, Lanao del Norte, pamunahan ni Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo mga Hebrew Israelite, mga remnant dyan sa Lanao del Norte? At yung mga na pangaralan ni Pastora Corazon na tumanggap din at naniniwala din sa tunay na pangalan ng ating naikha, Abay Hawa, Alhayam, at nagkatawang tao si Masayat Hawasan. Gusto kayo mga taga-Lanao? Ako, dyan ako nag-aral ng grade 2 hanggang grade 4 sa Maranding. Taga kami nakatira sa Maranding bago kami napunta sa Pagadian. So, batiin din natin ang ating isang bagong gisyat na medyo. Alam na nyo, arong medyo. Si Bishop John Martio. Kamusta ka, Bishop John Martio? Mag-aral ka ng maayos kasi medyo ko lang pa talaga ang gisyat. Yung doktrina mo, Yahweh, galing kasi sa Yahweh, Masyanek siya. So, ganun pa rin doktrina ang dala niya. Ang tama lang sa kanya, yung ihawa, ihawa siya. Pero yung mga teaching niya, Yahweh. Yahweh, modern. Modern word na Yahweh. Pero pagbasahin mo, din mo ang Yahweh na kasulat. Yehovah Alfabeto. Pangalawang modern, naging Yehovah. Tapos pinalitay G, little C, no, ay naging Jehovah. Tapos pangatlo naman modern, ay naging Yahuwah. Kasi yung una kasi, Alit, Bet, Yemel, Dalit, He, Wow. That's why Yaw, naging Yehovah. Wow, kasi puro consonant na lahat. Hindi, ang original kasi, may vowels talaga, A at I. Kasi, Aba, Gada, Hawa, Saka, Tayaka, Lamana, Saay, Patasa, Kuwara, Sata. Ang Phoenician, pati yung Aramaic, pati yung Gabaray, pariho. Ang Gabaray lang, wala lang H, ang A niya. Eh, kahit niya ang baybayin eh. Aba, Gada, Gahamana, ng para sa Tawaya. Yung alphabet ng Tagalog na abakada iga haila mana nang para sa tauwayaw. May mga kasama ng vowels eh. Pero pinilitag alit, bichimil, dalit, hiwaw, sinking, saka daming minusalik, ay sinalik ko, presintaw. Wow! Pangalawa, alit, bichimil, dalit, hiwaw. P as in victory na, wow na. Pangatlo, alit, bichimil, dalit, hiyu. Yu, yung A. Para? Yahuwah. Pero ano ba ang original? Yahawah. Ang alphabet basahin, Yahawah. Yahawah. Dahil ang role ng ancient Hebrew, last vowel sound ay silent. Therefore, Yahawah na. Wala nang sound sa dulo. Katulad ng Sarah, may E sa dulo eh. Pero pag buo yun, Sarah. Katulad ng original alima namin, may E sa dulo eh. Yung mga anak namin, Alima na nasa Marawi. Kasi Maranao ang Alima eh. Alima ha. Ngayon, last vowel sound, silent, Alima. Pero may H sa dulo. Alima. Pagbasahin niya, kumpleto, Alima ha. Alima ha yan ha. Alima ha yun. Alima ha yun na tayo.
Maranang. Pero ito mga nag-lola ko, napunta yung Cebu, sa Cebu nga, wala ng edge. Alimana. Wala ng edge. So, aralin talaga ang mga original. Kasi sabi ni Rizal, walang makarating sa patutunguhan kung hindi mo sa pinagalingan. Sabi niya, ito na tama na itong 66 book. Maraming error yan, corrupted yan. So, kailangan balikan mo ang original Bible. The original Bible, merong 777 book. Pero mo, yung nagpunta si Nicodemo sa templo ng Israel, gusto niya makita ang Bible ng Hebrew Israelite, apat na tao nagbuhat. 777 po. Apat na tao nagbuhat, hindi mapubuhat yung Bible. Isang tao lang. So yan. Pilato yata yun. Oo. Pero ang pinakamaraming ngayong aklat ngayon sa Ethiopia, hatin 20 books na. Isa yung ACE naman, 80 books. Gamit nila yung King James 11. Kasi minsan, yung mga Hebrew Israel, gagamit pa rin ang God, yung Lord. Kasi yun nakalagay doon sa King James eh. Pero sa Ethiopia, ang Ethiopia kasi, ang kanilang kalendaryo, original talaga sila. Hindi Gregorian kalendaryo, kasi hindi sila kinasok ng mga European doon eh. Ang iba, nagpasokan European, ano, so nabago na. Ang kalendaryo nila ay Gregorian na. Ang sa Ethiopia, talagang ano, Saturday Sabbath talaga sila. Yun ang apply natin, Saturday Sabbath, hindi Lunar Sabbath. Ang Lunar Sabbath, mag-abang ka sa langit. New mo na ba ito ngayon? New mo na ba? May iba naman. O, ano na ba? New mo period. O, full moon na ba? Full moon? Lunar. Nag-away sila, may taga-full moon, may taga-new moon. Ang Sabbath. Kay Dr. Narag, full moon siya. Yung iba naman, new moon. Pero pariyo yun sila, mga yawa. Kaya sabi na, eh kayo kasi iyak sa bata eh. Aba, iyak ng bata. Yawa. Yawa. Yung ba ang iyak ng bata? Ang iyak ng bata, di ba? Uha. Yahuha. Kasi binanggit kasi ni Yawa siya eh. Tingnan narinig mo iyak ng bata. Kasi na, assuming na yun ang pangalan ng Creator. Kasi na, nabuna, naggawa sa lantern. Muna ng Hebrew, Yahuha. Iyak ng bata, Yahuha. Yahuha. Yahuwa. Yun ba ang iyak ng bata? Parang malabo, no? Uha-uha, di ba? Madalas, uha-uha-uha. Kaya ginamit nila yung view. So yan. Pero ang titingnan mo talaga, sa Aramaic kasi, mga lahi ni Nahor yun eh. Aramaic. Mga Aramyan. Ang alphabet pa rin, abagad ah. That's why ang New Testament, panahon ni Yahweh siya ay Hebrew Aramaic sila doon. Sa New Testament. Hindi Greek. So, okay. Tapos na, binatay na natin sila lahat ako. Dito na tayo. Okay. Nandito na tayo sa chapter 16 and 17. Up to 50 to 50. Yung chapter. Bawat sabak natin, tagdala-dalawa lang kasi masyadong mahaba. Ito nga, maabot na 1 hour to eh, naikit eh. So, pero namamangha tayo. Dahil, kasi ako namamangha ako dito. Na marami tayong matutunan na hindi natin natutunan doon sa 66 book. Ito tinatawag, little Genesis, sabi ng mga Bible scholar. Jubilee is a little Genesis. Hindi, big Genesis to. Eh, marami yung information na tutunan dito eh. Gusto pa nila maging angel yung angel ng Quran. Tulad kayo sa iyo. Okay, basa. Ang aklat ng Jubileo. Jubileo chapter 16, verse 1 to 16. At noong bagong buwan ng ika-apat na buwan, ay nagpakita kami kay Abraham sa puno ng insena ng Mamre. At nakipag-usap kami sa kanya. At ipinalam namin sa kanya na ang isang anak na lalaki ay ibibigay sa kanya ni Sarah na kanyang asawa. At tumawa si Sarah sapagkat narinig niya na sinabi namin ang mga salitang ito kay Abraham. At pinayuhan namin siya at siya ay natakot
at itinanggi na siya ay tumawa dahil sa mga salita. At sinabi namin sa kanyang pangalan ng kanyang anak. Dahil ang kanyang pangalan ay itinalaga at nakasulat sa bakalangit ng mga takyas. Ang pangalan ay Isaak. Ang nagsulat, angel, no? Sinabi niya, nagpunta sila. Tatlo yan sila. Sino yung pangatlo? Si Hawa. Nagpakita din, ay yung tao. Si Hawa. Dalawang angel. Si Prabu Iltunsay. O pansinin mo, ha? Atong bagong buwan, na ikaapat na buwan ng ay nagpakita kami kay Abraham. Nagpakita kami kay Abraham. Sinong sinabi kami? Ito mga angel to. Hindi to yung surat ni Moses. Bakit nagdoon na ba si Moses yung panahon? Wala pa eh. Ah, taloy. At kapag kami ay bumalik sa kanya sa takdang panahon, siya ay maghihi ng isang lalaki. At sa buwang ito ay inilapat ni Yahawa ang kanyang mga kahatulan sa Sodoma at Gomora at sa Sibuen at sa buong lupain ng Jordan. At sinunog niya sila ng apoy at asopre at nilipon hanggang sa araw na ito. Gaya ng aking ginawa at ipinahayag sa iyo ang lahat ng kanilang mga gawa na sila ay masasama at makasalanan. Labis na labis. At kanilang dinumisan ng kanilang sarili at gumawa ng pakikiapid sa kanilang laman at gumawa ng karunihan sa lupa. Sabi ng angel, ha? Punta sila kasama si Aba Yahawa sa Sodoma at saka Gomora, pati pa itong Sibuyan at saka sa lupain ng Jordan. Kasi ang mga nakatira doon ay mga bayot, mga bakla. Pero mo, nandoon yung anghel, gusto ba nang karat-karin pa labas sa sisipingan daw nila? Sabi ni Lot, itong anak ko nalang sisipingan nyo. Ay di, yung mga panahon, yung nila, anghel yung nandoon. So, ang sama na talaga na sa Bumagmora. So, nakita natin na si Aba Yahawa at saka yung dalawang anghel ay kailangan malalaman din Abraham ang gagawin nila doon sa Sodoma at Gomora. Taroy. At sa gayon din paraan, si Alayam ay maglalapat ng kahatulan sa mga lugar na kanilang ginawa ayon sa karunihan ng mga Sodomita gaya ng paghatol sa Sodoma. Ngunit si Lot ay aming iniligtas sapagkat naalaala ni Alayam si Abraham at inaalis siya sa gitna ng pagkawasak. At siya at ang kanyang mga anak na babae ay nagkasala sa lupa na hindi pa nangyari sa lupa mula pa noong mga araw ni Adad hanggang sa kanyang panahon. Sapagkat ang lalaki ay sumipin sa kanyang mga anak na babae. Ito yung kasalanan ni Lot. Pero napaalis na sila sa Sodoma. Yung nandoon na sila, sa bagong tirahan nila, ito namang dalawang magkapatid, wala na yata ang lalaki, namatay na siguro lahat. Kasi hindi natin tatay natin, para si Pinyan tayo magkaanak tayo sa kanya. O na yung panganay. Si Moab. Yung mga Moabite, yung China. Lahi nila ni King Jinping. Tapos, pangalawa na mga anak, mga sa Japan, mabait. Ammonites. So, yan. Maraming Ammon, mga Ammonites. Yun ang Japan. Mga Apuya dito. So, eto, paparusahan. Pero binanggit talaga itong anghel na yung ginawa nito sa isang mga anak, sa kasaysayan, mula kay Adam, wala pang nangyari. Kasi minsan, mga kapatid, nakasama si Abraham, si Sarah, isang tatay lang. Ibang nanay, isang tatay lang.
Kapatid sila, tatatay. Dalawa. Pero pag anak mo mismo, anakan mo, tarumal-dumal. Ito yung nabanggit ito. Na hindi pa nangyayari sa lupa mula pa noong mga araw ni Adan hanggang sa kanyang panahon. Sapagkat ang lalaga ay sumiting sa kanyang mga anak na babae. Sabihin, lasing kasi ako. Ang lasing ba, hindi pa makapag-isip? Nabaho na. May ano pa rin, may iwa pa rin yun. So yan ang kasalanan, Nilo, patuloy. At masdan, ito ay inuutos at inukit tungkol sa lahat ng kanyang bibig. Sa makalangit na mga tapyas, naalisin ang mga ito at punupin ang mga ito. At magsagawa ng kahatulan sa kanila, tulad ng paghatol sa Sodoma. At huwag magdiwan ng binhi ng tao sa lupa sa araw ng paghatol. At sa buwang ito, ay umalis si Abraham mula sa Hebron at tumira sa pagitan ng Kades at Shur sa mga bundok ng Gerar. At sa kalagitnaan ng ikalimang buwan, ay lumipat siya mula roon at tumira sa balon ng Panginoon. So dito muna tayo. Alisin ang mga ito sa punutin ang mga ito sa sa gawa ng kahatulan sa kanila tulad ng paghatol sa Sodoma at huwag mag-iwan ng bini ng tao sa lupa sa araw ng paghatol. In the last day, ang China, gugunawin yan. Kasama na rin ang Japan. Yan yung ano eh, kukulbusin ang kukulbusin yan. Sa araw ng paghatol yan eh, in the last day yan. So, doon na talaga kasi yung mga lahi nila ay wala sa ayos. Mag-ama. Lahi sila ng mag-ama. China at saka Japan. Bunutin sila, sunukin sila. Parang katulad na Sodoma. Magbubunaw talaga yan. Binanggit naman doon sa ano eh. Sinong bubunaw na? Pagbalik ni King Yao dyan. Bunawin ang buwag. Bunawin yun. Mga Pilipino, galit na rin sa China. Binuhusan ng katun. Tubig eh. Yung tumaan lang doon sa ano eh. Pati mga senador, galit na eh. Para pala pa yung sila na. So, yan nangyari. Magbubunaw din yan. O, tuloy. At sa kalagitnaan ng ika-anim na buwan ay dinalaw ni Yahawa si Sara. At ginawa sa kanya ang gaya ng kanyang sinalita at siya'y nabinig. At siya'y manganak ng isang lalaki sa ikatlong buwan. At sa kalagitnaan ng buwan, sa panahon na sinalita ni Yahawa kay Abraham, sa kapistahan ng mga unang bunga ng pag-aari, mapanganak si Isaac. At tutulingin ni Abraham ang kanyang anak sa ikawalong araw, ayon sa tipan na itinakda magpakailanman. So, ipanganak si Isaac. Dumalaw si Yahawa. Tingnan mo yung anong ginawa niya para pagdala sa tatlo. Yahawa at saka dalawang inggin. Naghanda siya pagkain. Tuloy tayo. At sa ika-anim na taon ng ika-apat na linggo, ay pumunta kami kay Abraham sa balon ng panunumpa. At kami ay nagpakita sa kanya, gaya ng sinabi namin kay Sara, na kami ay dapat bumalik sa kanya. At siya ay maglilihi ng isang anak na lalaki. At tayo ay magsibalik sa ikapitong buwan. At nasumpungan natin na si Sara ay nagdadalang tao. Ating pinasbasan siya at ating ipinalam sa kanya ang lahat ng mga bagay na ipinakda tungkol sa kanya na siya ay hindi mamamatay hanggang sa magkaanak ng anim na anak pa ng kanyang mga anak at makikita sila bago siya mamatay. Ngunit kay Isaac, dapat tawagin ang kanyang pangalang Isaac at Bini. Sa kabilang nila, dinalaw nila kasama si Hawa kay Abraham at si Sara ay nagdalang tao na.
Ngayon, isingit natin itong Genesis. Basa. Genesis chapter 18, verse 1 to 20. Nagpakita si Yahawa kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ng Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Tatakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y lumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, mga adawan, ang inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. So ang culture kasi sa Israel, pag pumasok sa bahay, maghugas mo na. Walang iwan lahat sa patos nila, pasok dito. Yung talagang culture. Ngayon, sila mo mga Muslim, ganun din sila. Pasok sila sa mosque, iwan sa patos. Tago nila, pagbalik na iba, wala ang patos. Ginaya nila. Ngayon, kita mo, si Yahawa yan kasama dalawang anghel. Sinulubo ni Abraham, nagpatira pa alin si Abraham. Kung kita mo karakter ha, hindi pa niya kilala yun. Akala niya, hindi niya alam yung angel yun sa kasiyawa. Basta may tao lang. Ituloy natin kwenta. Yeah. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Inagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, salamat, ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, dali, kumuha ka ng tatlong takal ng magandang halina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto ka agad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang minutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Kiso at yata dyan na, walang kape. Di pa ata usong kape doon. Pero actually, ang mga anghel, di naman kumakain yan eh. Si Hawaii, di rin. Di naman sa magutong. Imahinasyon lang yun, sabi ni Rafael doon sa Book of Tobit. Yung nakita niyo kumain po, that's imahinasyon. Pero biro mo, sabi niya kay Sarah, umap ka ng maganda harinan, so ano yung sinapay. So kayo mga ano, katay tayo ng ano. O, ayan. Pinahandaan talaga. Ganun ka, approachable si Abraham sa mga tao. Hindi niya may alam ang angel yun, saka si Hawa yun eh. Pagdating doon, nandoon yung hambog. Hindi yun, o, kumusta kayo? O, ano? Hindi yung mayabang yun, o, kumusta kayo? Hindi yung mga gano'n, hindi yun pa. Kaya pumunta. Oh, saan kayo pumunta? Pero siya, dito na kayo, ano, para hugas yung paano nyo. Kasi paghandaan ko pagkain. Kita mo yung karakter ni Abraham. Tupa. Ano? Kita mo? Mahinayang matupa. Wala yung mahinayang matupa. Atalay. Ay, ginanaw nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Naroon po sa tolda, sagot ng Maria. Sinabi ng isa sa mga panauhin, babalik ako sa isang taon, sa ganito rin panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Pakikipagtalik. Oh, kasi 90 years old na si Sarah, si Abraham, si Dana. So, diba? Tapos sa limang anak, natawa Sarah. Anak ko ba ako? Pasihan ka ba ako sa pakikipagtalik? Lahat ng gulang na. Okay, ito lang natin ko ito. Bakit natawa si Sarah? At nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahawa kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahawa?
tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko ay may anak na siya. Dahil sa takot na kaila si Sarah at ang Mika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Nagsinungan rin pa Sarah, tumawa. Sabi ni Hawa, ikaw magkaila, tumawa ka. E si Hawa pa, alam na rin. Alam na niya yung ano. May mahirap pa kay Hawa? Walang mahirap kay Hawa. Ano nang tumatagin sa set sa ano? Walang mahirap kay Hawa. Siya ang alahayam na makapangyarihan. Walang mahirap sa Yahawa. Walang mahirap talaga. Ano pa ako? Kasi ako baka ako sa ibang tali. Nagkita mo yung kwento, no? Pero Genesis to, ha? Hindi to aklat ng Jubilee. Genesis to. Okay. Tuloy. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatalaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahawa, hindi ko dapat ilinin kay Abraham ang aking gagawin. Sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kasi sa ibang mga bansa, siya rin ang ama eh. So, yung mga Arabo, yung mga bansa, tapay niya yun eh. Okay. Atalay. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga usos. Sa pamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi ni Yahawa, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kasi ang mga tao kasi doon, karakter na ni God really, na dual identity, pwede lalaki, pwede babae. May daming mga bayot, mga LGBT. Basta doon magkumura. Balik tayo sa Jubilee. Okay. Jubilee chapter 16, verse 17 to 31. At sa mga anak na lalaki ni Abraham ay magiging mga hintil. At hindi lang sa mga hintil. Ngunit mula sa anak ni Isaac, ang isa ay dapat maging isang banal na bini at hindi dapat ibilang sa mga hindi. Sapagkat siya ay magiging bahagi ng kataas-taasan at ang lahat ng kaniyang bini ay nahulog sa pag-aari ng alahayam upang sa Yahawa ay maging isang bayan ang kaniyang pag-aari higit sa lahat ng mga bansa at upang ito ay maging isang kaharian at mga saserdote at isang banal na bansa. Pero mo ha, kahit ako namangha ko dito. Chapter 16 ng Jubilee, pagsimula sa 17. Pero mo ha, at sa mga anak na lalaki ni Abraham, anak na lalaki ni Abraham, ay magiging mga hintil. Hintil, mga anak ni Abraham. Isa Abraham, Hebrew, di ba? Yung mga anak na hintil. At maliban sa mga hintil, at maibilang sa mga hintil. Maibilang sa mga hintil. Sino ba mga hintil doon? Yung mga Japhethites, saka yung mga Ham. Kay Abraham mismo, mabilang sa hintil. Ngunit mula sa anak ni Isaac, ang isa. Dalawa yung anak ni Isaac, si Jacob, saka si Esau. Ang isa. Sino yung isa tinutukol? Si Jacob. Ay dapat maging isang banal na bini at hindi dapat ibilang sa mga hintil. Yung lahi lang ni Jacob, Israel, ang hindi hintil. Talagang Hebrew. Mga Israelite, Hebrew, sa kaduluhang lahi. Pero ang anak ni Abraham na si Ismael at may anak pa siya, mamaya, kay Keturah, 6 anak, mga hintil lahat yun.
hindi pwede tawagin Hebrew. Malinaw ha, Jubilee chapter 16, beginning 17. At sa mga anak na lalaki ni Abraham, Abraham, anak na mismo, ay magiging mga hintil. At maibilang sa mga hintil. Ngunit mula sa anak ni Isaac, ang isa. Dalawa yung anak ni Isaac, si Jacob at saka si Isaw. Si Isaw lang hintil. Ay dapat maging isang banal na bini. At hindi dapat ibilang sa mga hintil. Sino yon? Yung kay Jacob, kay Israel. Sapagkat siya ay magiging bahagi ng katastasan. At ang lahat ng kanyang binhi ay mahulog sa pag-aari ng alahayam. Sino may ari? Kayahayam. Upang sa Yahawa ay maging isang bayan at kanyang pag-aari higit sa lahat ng mga bansa. So, talagang pukuntang talaga ang mga Hebrew-Israelite na lahi ni Jacob. At upang ito ay maging isang kaharian at mga salibruti at isang bansang na banal. Royal nation. Holy nation for you, a chosen generation. The royal priesthood, the holy nation, a peculiar of people. And the portion for the praise of Him who have called you out of darkness, out of darkness, out of darkness. Oh, yan. Yun ang Hebrew-Israelite, isa sa anak ni Isaac. Yun lang ang Hebrew. Si Ishmael. Hintel. Anak ni Jacob, yung isa. Hintel, si Isaw. Si Jacob lang. Isaw Hintel. Ngayon, tingnan pa natin ha. O, dito tayo sa Deuteronomy. Basa. Deuteronomy chapter 7, verse 6. Kayo'y bansang itinalaga kay Yahawa. Hiniram niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Only Israel na yan. Sariling bayan. So, salamat lang sa mga rinang tayo ito Israelite. Hindi tayo hintil. Kayo nanonood sa YouTube channel. Ang mga Hebrew-Israelite bring nang ay ito po ay hiniran niya kayo na sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Bukod dami talaga ang Hebrew-Israelite. Dahil apart doon, hintil na po. Mga hintil na. Eh, ano ngayon ang operya? Hintil! Ito pa. Alamin natin. Basa. Saan nakatira si Hagar at ang kanyang anak? Nang maglaon ay nakilala ang Mecca sa pagiging perfecto at masaganang tubig nito at isang tribong Arabo na tinatawag na Bano Corhum ay nanirahan doon kasama si Hagar at ang kanyang anak na si Ismael dahil sa pagkakaroon ng tubig. Asong lugar yan ngayon? Mika. Ang pangalan. Ano yan? Arabo. Hebrew? Hintil. Arabo. Ha? Hintil. Mga Arabo, hintil. Sinong tatay? Abraham. Sabi na, Abraham, di ba Hebrew? Di Hebrew ni anak? No. Sinabi na nga doon eh. Na ang mga anak na lalaki ni Abraham, mga hintil, maliban lang sa isa na anak ni Jacob, o ni Isaac, ang hindi mabilang sa hintil. Hindi na. Ako namang hanga ko pag-research ko eh. Wala to. Hindi to tinuturo. Halos lahat ng mga Bible scholar, hindi alam to. Manood kayo. Subscribe kayo para dumami yung subscriber natin. Marami kayong matutunan dito. Tuloy. Genesis tayo. Genesis chapter 21, verse 9 to 21. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael. Ang anak ni Abraham ay Hagar na taga-Egypto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang alipin niyan at
ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng kaliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anakong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. So, anong feeling ni Sarah? Parang inggit siya, no? May pagka-ano pala to Sarah? May pagka-consitidor to Sarah. Consitidor. Minsan, nakipaglaro kay Isaac, si Ismael, ang anak ni Abraham at kay Hagar, na taga-Edo. Nang nakita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang alipin yan, ang kanyang anak. Masakit si Abraham siya. Sabi pa ka niya si Ismael eh. Pero si Ismael, hindi yan ha. Hindi yan, hindi yan Hebro. Si Isaac ng Hebro. O tara, ipinta. Ngunit sinabi na yan, hayaan kay Abraham. Huwag kang mag-alala tungkol sa makina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah. Sapagkat kay Isaac magmumula ang dahil sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakanak din ng marami at sila ay magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. Madaling araw pa lamang ang mag-ina ay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang inaalis. Nagpagalagala sila sa ilang ng bersiba. Oh, ito na, may baon, may tubig, inalayas na eh. Photos ni Sarah eh. Pero mabuti, nagsikad yung motion si Yawa. Sabi niya, sige, sundin mo na si Sarah. Palayasin mo na. Ang sakit ni Abraham. Kaya kung ito malala, panamihin ko na sila hindi Ismael eh. Tuloy. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan na Hagar ang kanyang anak sa dilim ng isang mababang punong ahoy. At naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroon na ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig na Alahayam ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ni Alahayam, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ni Alahayam ang iyak ng iyong anak. Pero mo kung gaano kahirap yung pagpaalis ko niya. Silang dalawa lang ha. Pag maubos ng baon nila, ano na kakainin nila? Pero yung wala ng tubig, iyak na iyak si ano. Ito si kalaki-laki na to si ano dito eh. Ismael eh. Pero ang nanay naman, ayaw na makita ang matay ang anak niya, nagpalayo siya 100 meter. Pero hindi naman pinabayaan, hindi naman pinabayaan ni Abay Hawa. Sabi na anghel, narinig, ni Alahayam ang iyak ng anak mo. Kung sa inyo, okay, tuloy natin dito. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin mo isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ni Alahayam ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balod. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisigdan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ni Alahayam si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paral at naging mahusay na mga maso. Ikinuha siya ng kanyang ina na mapapangasawa mula sa lupain ng so, asawa ni Ismael, Egyptian. Kasi Egyptian naman nanay niya eh. Si Abraham ng Hebrew. So, hindi kinakayaan. Magaling pang mga ngaso. No, mahusay na mga ngaso. So, may tubig, may balon, nakita ha? Nagkaroon ng balon, wala namang balon. Alam mo naman, Saudi Arabia, maraming disyerto yan. Yun ang Mika ngayon. Yun ang Mika. Tuloy. Dito tayo. Ayon sa aklat ng Genesis, pinakasalan ni Abraham si Keturah pagkamatay ng kanyang unang asawa, Sarah. Sina Abraham at Keturah ay nagkaroon ng 6 na anak na lalaki.
pagkamatay ni Sarah, ang kasawa agad. Pero ng aling anak. Ano, babae mo ba, si Abraham? Naka-alim. Isa lang kay Sarah, isa lang kay Hagar, pero kay Kitura, alim. Pero ngayon, ang anak ni Abraham, kay Kitura na anim. Hebro o Hitel? Hitel. Hindi sila Hebro. Atalay. First Chronicles chapter 1 verse 32. Ito ang mga anak ni Abraham sa kanyang asawang lingkod na si Kitura. Sila Zimran, Doksan, Medan, Midian, Isbak, at Zua. Ang mga anak ni Doksan ay sina Sheba at Iran. May Sheba din, no? Ako na ito ni ano, Abraham, anak ni Doksan. Doksan, parang Doktan, kahawin yung Doktan, Doksan. So, ang anak ni Abraham, si Zimran, Doksan, Midan, Midan, Isbak, at Suwa. Anin? Dumami rin, mga kanya-kanyang bansa yan. Pero sila, Arabo. Ito rin natin, ha? Mga Arabo yan, pati kay Ismael. Basa. Ang aklat ng Genesis ay nagtala na si Abraham ay nagbigay sa kanila ng mga regalo at ipinadala sila sa silangan. Habang si Isaac na anak ni Sarah ay kanyang pangunahing tagapagmana. Sinasabi ng mga anak ni Kitura ay kumakatawan sa mga tribong Arabo na naninirahan sa tibog at silangan ng Israel. Genesis chapter 25 verse 1 to 6. Ang iba dito, akala nila silangan, Pilipinas na. Hindi. Sa silangan ng Israel, no? Ano yan? Titingnan natin. Titingnan natin sa map. Oh, tribong Arabo sila. Kay Ismael, tribong Arabo din. Kay Kitura, na anak ng Abraham, tribong Arabo din sila. Tuloy. Genesis chapter 25 verse 1 to 6. Muling nagkasawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Kitura. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Doksan, Midan, Midian, Isbak at Zoa. Si Doksan ang ama ni Seba at Didan. Kay Didan nagmula ang mga Asurim, Kusim at Liumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Epa, Efer, Hinok, Abila at Elda. Lahat sila ay buhat kay Kitura. Kay Isaac itinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinabibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Yung iba dito, akala silangan, Pilipinas, yung mga anak ni Joktan. Yun yung akala ko dati. Pero ang tuloy-tuloy ka karong mag-research, ito. Anong bansa ang nasa silangan ng Israel? Jordan. Hanggang nito ng Lebanon at Syria sa hilaga. Jordan sa silangan, Ehipto sa timog kanluran, at dagat na pula sa timog. Binabahagi ng Israel ang reliyon sa 24 miyembrong estado sa samahang Arabo. Arabo. Arabo sila. Kasi, ang gusto ni Abraham, ang lahi lang ni Isaac, ni Jacob, ang sa Kanaan. Yung mga anak na doon kayo, sa silangan, yun sa Jordan. So doon. So kanya-kanya na silang, ano, doon na sa Kanaan, ganito yung bansang Israel, yun ang doon ang lahi ni yung mga Israelita. Ngayon, tuloy, ito. Dinirugi ang Abraham. Paano sila mga tira? Si Nahor, ang anak nila, at yun ang mga anak lahi ni Nahor. Si Laban, saka si Rebecca. Yung lahi na. Dia, dito yung anak. Dito naman, Ketura, yung mga anak na.
Ito kay Hagar, Ismael, ito mga anak na, hindi dalawang bibitin. Kay Sarah, Isaac, Esau, at Jacob, ito. Itong kay Jacob naman, ito yung 12 tribe of Israel. Ito yon. Kay Bilha, dalawa. Amen. Kay Rachel. Kay Mr. Joseph. Ito kay Lia. At saka kay Selpa, si Dad, si Aser. Ngayon, kay Haran. O, si Lad. Moab. At saka Amon. So, ito yung mga lahi. No, ito naman kay Esau. Ito yung mga lahi niya, oh. Ito, dito kay Esau. Pag sinabok kay Haran, oh. Kay Lot, oh. Moab, oh. Moab at saka Amon. Kay Nahor, oh. Betsua, Laban, oh. Rebeka, may kasama ni Isaac. Oh, Ismael. Kay Hagar, ito. Kay Kitora. Ngayon, dito kay Jacob, Rachel, ito yung mga anak niya. Si Bilha, si Selpa. So, ngayon, ang question dito, si Heber, Hebro, father of Hebrew nation. Ngayon, ang tanong dito, yung father of Hebrew nation, hindi ito. Hebrew lang siya, pero hindi siya pare ng Hebrew nation. Kasi hindi naman yung Hebrew the action kay Joktan. Hintil. Ito, pilit. Hintil yan. Dito nagsimula kay, mula dito, dito kay Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribe. Ito lang Hebrew. Ito lahat, hintil na yan lahat. Ito. Basa, basahin natin. Jubileon chapter 12 verse 25 to 27. At si Yahawa Alahayam ay nagsabi, ibuka ang kanyang bibig at ang kanyang mga tainga upang siya ay makarinig at makapagsalita sa pamagitan ng kanyang bibig, sa pamagitan ng wikang itinahayag ang sagradong wikang Hebreo na ang kalamat ay nawala mula sa pagbagsak ng Babel. Si Heber lamang ang nagpapanatili ng kalaman sa Hebreo dahil hindi siya nakilahok sa pagtatayo ng tore, dahil hindi na ito umiral sa mga labi ng lahat ng mga anak ng tao mula sa araw ng pagbagsak ng Babel. Ang original lingwahe nila ni Adan di Iba hanggang pagdating sa Tower o Babel na binagsak, isa lang taong nanatiling nagsalita ng original, si Heber lang. Paano Heber dito? Si Heber lamang ang nagpapanatili ng kaalaman ng Hebreo dahil hindi siya nakilahok sa pagtatayo ng tore. Dahil hindi na ito umiiral ang sa mga labi ng lahat ng mga anak ng tao mula ng araw ng pagbagsak ng Babel. Kalimutan lahat ang wikang Hebreo. Only one, si Heber lang. Eh, anong salita na rin iba? Hebro. Hebro. Ang mga salita ng hayo, Hebro. Sagradong wikang Hebro. Sagrado pala ang wikang. Salita ni Cain, ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Japhet, ni Ham, ni Shem. Hebro lahat. Isang wika lang eh. That's why natayo yung tower eh. Then isang wika. Eh, sabi ni Hawa sa 70 Indian, bumaba tayo. Wala, guluhin natin sila. Oo, guluhin natin ang wika. O, doon na wala ang wika. Isang tao lang ang natili sa original wika, si Heber lang. Lahat iba-iba na. Pansinin mo? Eh, ngayon, si Alex si Iba, ano sila? Anong tribo? Siguro. Mga hayo, Hebrew. Pusa, bawang kwartawag. Oh, ikaw aso, bawang kwartawag. Yan ang original na salita. Nagkaroon lang ng iba-ibang wika, pagbagsak ng tao, bagsak ng Babel. At isa lang nakapagsalita, si Heber lang.
hindi sa Father of Hebrew Nation, siya lang eh. Ang kasunod niya si Abraham lang. Eh, paano yung anak niya ni Heber? Si Philip, ibang wika. Sinabi niya siya lang eh. Hindi man sinabi na pati anak na nagsalita pa ng wikang original. Eh, anong dala ni ano dito, ni Oper, salita? Baybayin! Nabuhay ang isang salita doon na kay Abraham. So, eto ha. Eto po nga namang hapo. Tuloy ka natin. At napansin ko, binuka na nagsasalitang anghel ang kanyang bibig at kanyang mga tainga at ang kanyang mga labi. At nagsimula ako makipag-usap sa kanya sa Hebreo, sa wika ng paglita. At kinuha niya ang mga aklat ng kaniyang mga ninuno. At ang mga ito ay sinulat sa Hebreo. At ang kaniyang isinulat ang mga ito. At kaniyang sinimulang pag-aralan ang mga ito. At ipinalam ko sa kanya ang hindi niya naunawaan. At kaniyang pinag-aralan ang mga ito sa loob ng 6 na buwan ng pagkulang. So, nag-aral si Abraham. Paano magbasa? Kasi pansinin mo ha, at ang mga ito ay kita, at kinuha niya ang mga aklat ng kanyang mga ninuno. Kinuha ni Abraham ang aklat ng kanyang mga ninuno. E anong wika na kalagay doon? At ang mga ito ay sinulat na sa Hebreo. At kanyang sinulat ang mga ito. At kanyang sinulang pag-aralan. Aram si Abraham ng apatit. Habagada hawa kakataya kalamana. Saay patasa kwarasata. Simula na siya mano. Bawakor tawag. Airap tawag. Yalaya. Dayala tawag. Shalawang. Aralaman niya. 6 na araw na tagulan. Kasi tinuruan siya ng anghel. At napansin ko, ibuka ng nagsalitang anghel ang kanyang bibig at ang kanyang mga tainga at ang kanyang mga labi at nagsimula ako nakipag-usap sa kanya sa Hebreo, sa wika ng paglikha. Ano ba ang original wika ng paglikha? The language of creation. Yun ang salita na nag-iba, Hebreo. Hindi baybayin. Eh dito natin nalaman o, sa Jubilee. Diba? Baybayin. Ito, approved to. Okay, yun mga YouTube channel, kayo mga pastor, mga bishop. Hebreo. Pagdating natin sa langit, Hebreo din ang mga salita natin doon. Babalik na sa isang wikang original language. That's why na ang Bible pinag-aralan, Hebreo, kasi may, kung hindi natin maintindihan, mayroong translator naman ngayon eh. Na Google Translator, kasi nalalaman natin na yung Bible na 66 book na gawa ng Vatican Canon ay corrupted, diluksturan, binago. Hindi naman lahat, mayroon namang tama, pero binago, lalo na ang pangalan. Ang pangalan ng Creator, pinalita nila ng pangalan ng mga fallen angel. That's why sinamba ng tao si Satanas, wala silang alam. Sinabi sa Revelation, sinamba ng sa katawan ang dragon, ang matagang ahas, sa Satanas. Sinamba ng sangkatauhan. Halos lahat ng tao, may God. Si God, God rin yan eh. Lord, sino yan si Lord? Si Baal. O rininigyan din. Si Panginoon. Dami. Si Jesus Christ. Si Seos yung pangalan una, Jesus Christ. Yun na nga, hindi ka makarating sa paruroonan kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan. Balikan natin ang original Hebreo. Hebreo na yun, hindi naman tindihan. Mayroon na nga Google Translator. Ang hirap naman pagkakaturo. Yun na yung... Si Abraham, natuto sa Hebreo.
ang anghel mismo kaharap niya na tinuruan siya. Ibuka mo bibig mo, ano mo tinga mo? At sinulatan sa Hebreo. Kaya lang, pagsulat, pagbasa doon sa mga aklat na ninuno, hindi pa niya mabasa. At pinag-aralan niya. Pero makasalita na siya ng Hebreo. So mula kay Heber, next, na nasalita Hebreo, Abraham. E paano si Pinigyuktan? Hebreo yun. Ibang lingwahe sila. Si Omer napunta dito sa lugar na ito, sa silangan. Anong lingwahe ni Omer? Baybayin! Hindi yan original. Hebreo pa lang original. Ayon sa Book of Jubilee. O yan, tuloy pa natin. O ito ha. Wala kay Heber. Abraham. Isaac. Hebreo ko. Hebreo. Hebreo. Diretso dyan. Hindi na dahil niya iluktan sa kakaipinig. Dito. Isaac. Jacob. Lahi ni Jacob. Lahat. Hebreo. Ito Hebreo Israelite. Ito Israelite ba yan? Hindi. Ito Israelite ba yan? Hindi. Ito Israelite ba yan? Hindi. Pero Hebreo. Parang Hebreo sila. Ang Israelite lang, ito si Jacob. Pinalitag Israel. Israelite. Pinili to, chosen nation to. Iba sa mga lahat ng bansa. For you, the chosen generation, the royal priesthood, the holy nation, a peculiar ito. Heber. Siya lang mag-iisang nakapagsalita ng original. Siya lang si iba. Ano tribo nila? Bro. Si Cain, si Abel. Si pagdating ni Noah, ni Ham, ni Japheth, isang lingwahe na Hebreo salita nila lahat. Nagkaroon na ng iba-ibang lingwahe na pagbagsak ng tawag ng Abel. At isa lang kung natira nakasalita ng original, ito lang si Hebreo. Aibar po siya. That's why, ang Aibar, pag tingnan mo, Hebreo yan eh. Hindi Hebreo. Ito lang. Ako nga, nag-aral ng mga halin ako. Ang laking bagay ng Book of Jubilee. Kasi mismo ang author nagsulat talaga si Prabuel. Archangel Prabuel. O, tuloy tayo. Jubileo chapter 16, verse 17 to 31. At sa mga anak na lalaki ni Abraham ay magiging mga hintil at naibilang sa mga hintil. Ngunit mula sa anak ni Isaac, ang isa ay dapat maging isang banal na binhi at hindi dapat ibilang sa mga hindi. Sapagkat siya ay magiging bahagi ng kataas-taasan at ang lahat ng kanyang binhi ay nahulog sa pag-aari ng alayam. Upang sa Yahawa ay maging isang bayan ang kanyang pag-aari higit sa lahat ng mga bansa at upang ito ay maging isang kaharian at mga saserdote at isang banal na bansa. Ulit ko lang ha. At is malinaw na ang mga anak ni Abraham ay magiging hintil. Hintil sila maliban lang sa kay Isaac, sa isa, sa anak niya, si Jacob, na naging Israel. Kay si Esau, hintil. Si Ismael, anak ni Kitura, lahat anin, hintil. Kasi ang Hebreo, magsimula kay Heber, Abraham sunod, Isaac, at Jiko, lahat ng mga Hebreo, Israel, mga Israelite, Hebreo sila. Oper yan, paano yung mga si Oper, na anak ni Joktan? Hintil! Magkini kayo ha, baka assuming, Oper yan kami, Hebreo kami. Ano Hebreo? Hebreo sa mata mo? Patawa ko lang nga. Kasi dito nga sa Book of Jubilee, hintil. Pero may mga hintil naman ang elect. Tama pala sinabi na Simay, Hebreo Simay. Ano ba salita na yung Sim? Hebreo. Eh, pati nga ano eh. Hebreo Japheth. Hebreo Ham. Hebreo Simay. Kasi Hebreo pa sila ang salita lahat yun eh. Doon lang na nawala ang Hebreo pagdating
isa, pagbagsak ng tao ng Babel, at isa na lang, nag-isang tao na lang ang makapagsalita ng libro, si Hitler lang, the only one. Ang kasunod naman, si Abraham, tinuruan ng anghel. Dahil Isaac, tapos si Jacob, si Israel. Yun na, tuloy-tuloy na. Dahil Israel ang libro. Si Abraham, isa lang nagmana sa kanyang Hebrew, Isaac lang. Kay Isaac, isa lang rin, si Jacob lang, Israel. Pag Hebrew, pag Israelite ka, Hebrew ka. Pag hindi ka Israelite, hindi ka Hebrew. Pag Israelite ngayon nandiyan sa Israel, Edomite. Sige naman yan. Edomite na yan eh. Nag-Hebrew, Hebrewhan lang yan eh. Mga English naman. Oh, tuloy. At kami ay yumaon at aming ibinalita kay Sarah ang lahat ng aming sinabi sa kanya at sila'y kapwa nagalak ng totoong malaking kagalakan. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana para kay Yahawa na nagligtas sa kanya at siyang nagpapasaya sa kanya sa lupain ng kaniyang pamayanan at kaniyang ipinagdiwang ang isang kapistahan ng kagalakan sa buwan ito na 7 araw, malapit sa dambana na kaniyang itinayo sa balon ng panunumpa. At nagtayo siya ng mga kubol para sa kaniyang sarili at para sa kaniyang mga lingkod sa pagdiriwang na ito. At siya ang unang nagdiwang ng kapistahan ng mga tabernakulo sa lupa. Yan ang ginawa ni Abraham. Tuloy. At sa loob ng 7 araw na ito, ay nagdadala siya araw-araw sa dambana ng handog na susunugin sa Yahawa. 2 baka, 7 tupa, 1 kambing na lalaki, 1 handog bilang handog dahil sa kasalanan. Upang matubos niya iyon para sa kanyang sarili at para sa kanyang bihi. At bilang handog na pasasalamat, 7 tupang lalaki at 7 kambing na lalaki at ang mga handog na bunga ng mga yahon at ang mga inuming handog nila at kanyang sinunog ang lahat ng tabahi yahon sa ibabaw ng dambana. 1 piling handog kay Yahawa na pinakamasarap na amoy. So, yan, naghandog si Abraham. Matapos na yan, yung nagkatawang tao si Hawa, na si Hawa Chai, at tinapos yung handog. Yan lang ang part ng Torah na hindi na natin gagawin kasi ginawa na ni Yahawa. Pero yung part ng Torah na kapistahan, yung Sabat, Saturday Sabat, pag 7 araw Sabat, ang pagkain na babawa, lahat, tuloy pa yun. The only one lang yung handog kasi ginawa na ni Yahawa Chai. At sa umaga at sa gabi ay nagsunog siya ng mabangong kamangyan at galbano at istakte at nardo at mira at espisya at kostum. Lahat ng 7 ito ay inihandog niya. Dinurog, pinaghalo sa pantay na bahagi at dalisay. At ipinagdiwang niya ang kapistahan na ito sa loob ng 7 araw. Na nagagalak ng buong puso niya at ng buong kaluluwa niya, siya at ang lahat ng nasa kaniyang bahay. At wala ibang kasama niya o sino mang hindi tuli. Anong kasama ni Abraham lahat? Puro mga tuli lahat. Walang support. Walang support. Kasi pag support, iwalag. Labas. Pag-tik-tik. At pinupuri niya ang kanyang manlilikha na lumikha sa kanya sa kanyang henerasyon. Sapagkat nilikha niya siya ayon sa kanyang mabuting kasiyahan. Sapagkat alam niya at naunawaan na mula sa kanya ay lilitaw ang halaman ng katuwiran sa mga saling lahi na walang hanggan. At mula sa kanya ang isang banal na binhi. Upang ito ay maging katulad niya na ginawa ang lahat ng bagay. At kaniyang pinagpala at nagalak at tinawag niya ang pangalan ng pagdiriwang na ito na kapistahan ni
halimbawa, isang kadalakan na katanggap-tanggap sa kataas-taasang kalahayam. So, yung kapistahan talaga, kaya hawa, tuloy yun. Pag-uktura yan, tuloy yun natin. Oh, hindi yung kapistahan ng Katoliko, ng mga Kristiyana, na San Vicente, San Pedro, San Isidro, kaya na ng ano, kaya yung manawag, kaya na ng... Oh, tuloy. At binasbasan natin siya magpakailanman. At ang lahat na yung binhi, magpagkamatay niya sa lahat ng salin lahi ng lupa. Kanilang ipinagdiriwang ang kapistahan na ito sa kapanahunan ayon sa patutuon ng mga takyas sa langit. Dahil dito itinalaga sa mga takyas ng langit tungkol sa Israel na ipagdiwang nila ang kapistahan ng mga tabernakulo na 7 araw na may kagalakan. Sa 7th buwan, nakalubod-lubod sa harap ni Yahawah, isang palatuntunan magpakailanman sa kanilang mga salin lahi sa bawat taon. Pero ma, nabanggit ng pangalang Israel, ha? Hindi pa pinanganak si Jacob. Si Isaac pa lang. Hindi pa nag-asawa si Isaac na kampanyang anak si Jacob at saka si Esau. Pero alam na ang si Jacob ay papalitan pangalang Israel. Tuloy. At dito ay walang limitasyon ng mga araw, sapagkat itinalaga magpakailanman tungkol sa Israel na kanilang ipagdiwang iyon at tumira sa mga kubol at maglagay ng mga korona sa kanilang mga ulo at kumuha ng mga madahong sanga at mga willow mula sa batis. At si Abraham ay kumuha ng mga sanga ng mga puno ng palma at ng bunga ng mabubuting puno. At araw-araw ay lumiligid sa dambana na may mga sanga ng 7 beses sa 1 araw sa umaga. Siya ay nagpupuri at nagpasalamat sa kanyang alahayam para sa lahat ng bagay sa kadalakan. So, mayroon talagang always magpapasalamat. Yun yung sinabi ni Topic eh, na lagi tayo magpasalamat kay Abayahawa, alahayam, salamat po. Salamat. Lagi tayo magpasalamat. Sa kabutihan man o sa kasamaan, lagi tayong pasalamat, always pasalamat. Oh, tuloy. Jubileo chapter 17 verse 1 to 9. At sa unang taon ng 5th linggo ay nahiwalay si Isaac sa jubileo ito. At si Abraham ay gumawa ng isang malaking piging sa 3rd buwan ng araw na ang kanyang anak na si Isaac ay hiwalay sa puso. At si Ismael, na anak ni Hagar, na Ehipsyo, ay nasa harapan ni Abraham, na kanilang ama, na kahalili niya. At si Abraham ay nagalak at pinupuri sa alahayam, dahil nakita niya ang kanyang mga anak at hindi namatay na walang anak. Natuwa si Abraham dahil buhay pa siya ng anak sa dalawa. Di pa niya alam, magkaanak pa siyang alim. Mag-asawa pa ulit. Patingnan mo ha. Ngayon, ilang taon yung bata na pag hindi mo na pasusuhin, na talagang kanin na ayaw, ano na, hindi na stop na ang pagdidi. Ilang taon ba ang bata? 1 year yan. Ha? 1 year. Ano? May isang taon. Hindi na siya magdidi. O, hindi na pasusuhin. O, hindi na pasusuhin. So, isang taon, may isang taon sa saat pa na ano yun. Yun ang ipaglaro si Ismael kay Isaac. At sumasayaw-sayaw kasi si Ismael eh. So, tumutugtog pa ng ano eh. Pero nung tumutugtog eh. Tumutuwa si Abraham eh. Tumigyan niya. At kaniyang naalaala ang mga salita na kaniyang sinalita sa kaniya ng araw na humiwalay si Lot sa kaniya. At siya ay nagalak sapagkat binigyan siya ni Yahawah ng binhi sa lupa upang manahin ang lupa. At kaniyang pinupuri ng kanyang bibig ang lumikha ng lahat ng bagay. At nakita ni Sarah si Ismael na tumutugtog at sumasayaw. At si Abraham ay nagagalak na may malaking kagalakan. At siya ay nainggit kay Ismael. At sinabi kay Abraham,
Palayasin mo ang aliping ito at ang kaniyang anak. Sapagkat ang anak ng aliping ito ay hindi magiging tagapagmana. Ang aking anak na si Isaac, siya lamang ang tagapagmana. Kita mo karakteristik ni Sarah. Kasi nakita, sumasayaw si Ismael, tumutugtog. Tungtuwa rin ako ba? So, hindi siya sa... Sarah na. Parang biga na dito si Ismael. Kaya hindi ko ang tagapagmana. Ito kaya mapunta sa kanyang mana. Palayasin mo yan. Out of place si ano? Alam mo, ang original talaga, yun ang away talaga pag mayroon ng chicken wife. Away talaga. That's why huwag ka mag chicken wife. Yun ang cause ng away talaga eh. Isa na lang talaga. Isa na lang, di ba? Kasura? O, isa lang. Mag-away. Lalo na magka-anak, tapos magkita sa iyong anak. Siyempre, kampihan mo yung anak mo. Ano mo yung anak mo lang? Tapos yung nanay naman niya, mag-away na kayo sa nanay niya. Layasin ka na niya. Layas! Kung hindi na, layas ka! Magbida-bida. Tuloy. At mabigat sa kalooban ni Abraham, dahil sa kaniyang kanilang babae, at dahil sa kaniyang anak, na kaniyang itaboy sila sa kaniya. At sinabi ni Alayah kay Abraham, huwag nawang masaktan ang iyong damdamin, dahil sa bata at dahil sa aliping babae. Sa lahat ng sinabi ni Sarah sa iyo, dinggin mo ang kaniyang mga salita at gawin mo ang mga iyon, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong pangalan at hindi. Mabuti na lang, pinuluhan ni Alayah. Kasi kung wala, mag-away si Sarah at si Abraham. Ay, hindi ko rin. Alam ko rin yan eh. Saan pumanig si Alayah? Kay Sarah. Alayasin na lang yung nalipin. Kasi sa kanyang, sa anak ninyo ni Sarah ang magmana talaga. Ay, bigabidahan yun eh. Humibida yun eh. Magagawa na. Original na ano. Doon siya kumampi sa original, no? Sana, doon siya papala. Oo. Eh, anyway, si Abraham, si Ismael, panganay naman si Ismael, eh. Pangalawa lang si, si Isaac. Pero, kailan, si Isaac, original kasi ang nanay, hindi ang asawa. Eh, ang unang nga siya pinanganak, kailan, pangalawang asawa na ang nanay niya. Oo, yun ang nangyari. Oo. So, yan ang nangyari, ha? May hirap talaga yung dalawang asawa, lalo nagtatlo, apat. Handa ka ba sa problema ng harapin mo? Dahil lang sa ulag, na magdagdag ka ba, tigil mo na yan, isa na lang. Huwag na natin gayahin yung mga ninuno natin. Libro pa rin tayo eh. Huwag na yung gagaya po tumaya. Parang kumuha ka na ng bato, pinupok sa ulo mo. Kahit mag-asawa ka ng mayamang pangalawa, apa, magyabang yan! Mag-react naman muna! Eh, bukit mayaman ka, ako original ah! Ah, ikaw na pa! Saan ka rito? Okay, bukit mo na sa yawa. Ito. Isa na lang talaga. Di ba? Tama ba? Tama na? Oo na. Wala na si nanay oh. Okay, tuloy. Ngunit tungkol sa anak ng aliping ito ay gagawin kong isang malaking bansa sapagkat siya ay sa iyong binig. At si Abraham ay bumangon ng maaga sa kinaumagahan at kumuha ng tinapay at isang sisiglan ng tubig. At ipinatong sa mga balikat ni Agar at ang bata. At pinaayon si at pinayaon sila. At siya'y umalis at umala sa ilang ng Beersheba. At ang tubig sa sisidlan ay naubos. At ang bata ay nauhaw. At hindi nakatuloy. At nahulog. Nahulog pa. So, parang naawa rin ako kay Hagar kay Ismael eh. Pinalaya to, di ba? Pero hindi naman pagbayaan ni Abay Hawa. Tingnan natin ha. Tuloy. Jubileo chapter 17, verse 10 to 18. At kinuha siya ng kanyang ina at inihagis sa ilalim ng isang puno ng ulibo. At humahon at inupo siya sa tapat niya sa layo ng isang putok ng busok. Sapagkat si
sinabi niya, huwag hayaang makita ko ang kamatayan ng aking anak. At habang siya'y nakaupo, ay umiyak siya. At sinabi sa kanya ng isang anghel na nahayag, isa sa mga banal, bakit ka umiyak agad? Lumangon ka, kunin mo ang bata at hawakan mo siya sa iyong kamay. Sapagkat narinig ni Alahayam ang iyong tinig at nakita ang bata. Pero mga, itong aklat na ito, suwak ni Prabhu eh, hindi pa nangyayari ito. Binaba. Kasi si Matusalem, wala pa sa ano. Wala pa sa si Abraham, dito pinanganak. Pero advance ha, nagawa na ng Indian. Kita mo yun nung kapangyarihan ni Alahayam na dito yun. Sige mo mula nito. Umiyari na yung nangyari. Hindi pa naganap ang totoong nangyari, pero nasulat na yun ang mangyayari. Tapos ngayon nga, sa atin nga, alam natin nila ang mangyayari sa amin dulo. Ito. Sa Pilipinas, sa silangan, ito si Boy, si Richard, talagang puspusan itong mangaral. Itong dalawa namang body at saka ano, kaundan-undan itong mangaral nito, puspusan ko. Si tatay, laging alala yan. So, kita na nila yun. Kita na nila yun. Ang kaganapan noon pa. Maturay. At siya ay nagmulat ng kanyang mga mata. At siya ay nakakita ng isang balon ng tubig. At siya ay umawon at inuno ang kanyang sisidlan ng tubig. At kanyang pinainot ang kanyang anak. Siya ay lumangon at nagtungo sa ilang ng paran. At ang bata ay lumaki at naging isang mamamanak. At si Alahayam ay kasama niya. At kinuha siya ng kanyang ina ng isang asawa mula sa mga anak ng Ehipto. At siya ay nanganak sa kanya ng isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Nebaiot. Sapagkat kanyang sinabi, ang Yahawa ay malapit sa akin na ako'y tumawag sa kanya. Mangangaso doon sa Genesis eh. Dito, mamamana. Mamamana. Mangangaso. Pare-pare yun, ha? Yan ang paglaki ni Ismael. Ngayon, may balon, ha? Biglang may balon. Sisip ko yun eh. Hindi ko yun. At nagkani ko yun. Pareho lang. Oo. Nakita yun. Pangalan na ni Buwin. Nakita niya, ha? Ha? Sabi rito, nakita ng isang balon, ha? At siya ay nagmulat at ang kanyang mga mata. At siya ay nakakita ng isang balon ng tubig at siya ay lumaon at pinuno ang kanyang sisidlan ng tubig. At kanyang pinainom ang kanyang anak. Yan. Hindi talaga namatay si Ismael. Hindi naman talaga pabayaan. Ba't doon sa kabila, hindi buhim ang nakalagay dito ni Bayot? Anak ni, laging dalawa to, anak ni ano, Ismael, prinsipe, laging dalawa to, isa palang nabanggit dito. Pwede din sila lahat. Patuloy. At ito ay nangyari, nasa ikapitong linggo, sa unang taon ito, sa unang buwan sa jubileum ito, noong ikalabindalawa ng buwan ito, may mga tinig sa langit tungkol kay Abraham, na siya ay tapat sa lahat ng kanyang ginawa. At sinabi sa kanya, na mahal niya si Yahawa at sa bawat pagdurusan niya ay nanatili ang kanyang katapatan. Kita mo si Abraham? Durusa. Kita mo yung katapatan niya? Nagdurusa. Talagang kay Abraham, tayong dalawa, yung karakteristik ng dalawa mga anak natin. Yung pira yung dalawa, kasulto-sulto. Tuloy. At ang prinsipe Nestima, Mastima, ay dumating at nagsabi sa harap ni Alahayam, narito, minamahal ni Abraham si Isaac na kaniyang anak, at siya ay kinalulugan niya ng higit sa lahat ng bagay. Sabihin sa kanya na ihandog siya bilang isang handog na susunugin sa dambana, at iyong titingnan kung gagawin ba niya ang utos na ito, at iyong malalaman kung siya ay tapat sa lahat ng bagay, subukan mo siya. Nanusan pa siya ay ni Mastima. Ito rin yung nag-utos kay
Yahawa kay Giko, akay Jo. Si Mastiman ang salot ng mga ibon sa lupain ng mga araw ni Tera. Nang maglaon, inayuhan ni Mastima ang alayang na subukin si Abraham. Jubilees chapter 8:17, verse 15-16. Kung paano gusto ni Satanas sa Kratiho ng pahintulot na subukin si Hope. Pero ang ginamit doon Satanas na, eh, sino yung Satanas? Si Mastima. O, alamin natin ito tayo sa original, ha? Job chapter 2, verse 1, mabasa. At mangyayari ngayon na ang mga anak ni Alayang ay magsisiparoon upang magsitayo sa harap ni Yahawa, at si Satanas ay darating din upang tumayo sa harap ni Yahawa. Ito si Mastima kasi, siya lang binigyan ng lahat ng fallen angel na gagalagala at siya under na yung 10% na mga evil spirit na mga Nephilim. Ang katawan ng Nephilim, wala na, napatay na sa baha yun eh. Pero yung espirito, 10% lang. Ang 90% nasa, nalaglag yun yun sa ano, sa ilalim. Alahayam. Alahayam. Ashatan. Yahawa. So, eto, itatranslate mo. Ayan, lumabas. Yan. Sa English, ganoon. Teka, pansinin. Yung binanggit ito na at nangyayari ngayon na ang mga anak ni Alahayam ay nagsiparoon sa upang magsitayo sa harap ni Yahawa. Sino yun? Angel, ang tawag kasi ng mga angel, anak ni Alayam. Anak ni Alayam. Kirit sila galing sa apoy eh. Pero, ito si Mastima na Satanas, atala doon, darating din upang tumayo sa harap ni Yahawa. Yahawa. Tumayo din. Diba sabi, saan ka? Ito na, masimay. Ito lang, paak. Akit pa baba. Eh, tingin. Pinitulutan kasi yung mga pasaway, yan ang taga-palo eh. Yung mga, pasaway yan, palo eh. That's why kung may kasalanan tayo, susunggod agad si Mastima sa atin. Mastima, ikaw, tumigil ka, yung evil spirit na nalipilin. Lumayo kayo. Mastima, ikaw naman nag-ano kay Analen, na nagbiribire. yung mga Nephilim. Sabi na, tinalo ko yan, di kasi magsisimba yan eh. Ayan. Tinalo ko yan, di magsisimba. Sakit katawan eh, ano to, tuloy yan, tuloy. Matala, may sakya naman, sudahatin naman. Yan ang nangyari. Papasaya ko na yung Mastima. Mastima. Hebreo, Mastima. Giis, Gisitima, o Mansimat, ay ang nahulog na arkanghel na makikita sa aklat ng Jubilis. Nakiusap siya kay Alayam na pahintulutan ng mga demonyong espiritu ng mga patay, Nephilim, na manatili sa planeta Earth upang mapasama at mailigaw nila ang mga tao bago ang paghatol. Dahil may malaking kasamaan sa mga tao, pinatulan ni Alahayam ang lahat ng mga demonyo na bumaba sa kahatulan maliban sa isang ikasampo na maaaring manatili. Ikasampo, yung 10% na mga evil spirit, na mga espiritu, na mga Nephilim. At ang namuno ay si Mastima. Ito, modern Hebrew to. Mastima. Mata. Kulim. Shiba. Jirik. Pero kung wala yan, basahin niya, Masyatama. Masyatama yan.
dahil mayroon ng tools, bawel na ginagay, bawel sound, mastima. Modern Hebrew, mastima. Pero, masyatama. Masyatama yan dyan. So, yan. Ito si, masyatama o mastima ay siya ay archangel. Oh, nahulog na archangel. Hindi lang angel, archangel. Archangel. Kung archangel yan, high ranking angel yan. Yan yung makyat bumaba. Oh, Satanas, mastima. Oh, ano yung mga? Tara, akyat bumaba. Hindi pala sa Samael. Ano ba? Titignan ko. Hindi si Samael. Si mastima pala. Si Samael, ah, dinalaglag sa rin. Pati si, ano, si Lilith, dinalaglag na sa tulang. Pati sila yung Yuma, si Nyasa, ano, sila. Kaya lang si Gadriel, makalabas siya doon sa, sa middle of the seven years revolution. Papatay niya ang dalawang two-witness, si Gadriel, oh. At saka yung pagtuyo ng Hilog Prophet, yung apat na, ano, sila si Jikor, Asbel, Pinili, Kasadya, yun ang lalabas. Sila ang mag-create ng Third World War eh. Mag-uidok nila yung mga hari na mag-ira na. Mga yan. Oh. Bago ito, si Basa. At nalaman ni Yahawah na si Abraham ay tapat sa lahat ng kanyang mga paghihirap. Sapagkat sinubok niya siya sa pamamagitan ng kanyang bansa at ng pagutom. At sinubok siya ng kayamanan ng mga hari. At sinubukan siya muli sa pamamagitan ng kanyang asawa nang siya ay nahiwalay sa kanya at sa pagtutuli at sinubukan siya siya si Ismael at si Abad na kaniyang kanilang babae nang siya ay paalisin niya at sa lahat ng bagay sa na kanyang sinubukan sa kanya siya ay natagpo ang tapat at ang kanyang kaluluwa ay hindi nawala ng tiyaga at hindi siya mabagal sa pagkilos sapagkat siya ay tapat at umiibig sa Yahawah. Mabilis pala kumilos pa si Abraham. Mabilis, mabilis. Hindi siya mabagal kumilos. Mabilis. Oh. Eh, pero po, di ba? Kung mabagal siya, hindi niya masunog yung bahay ng papa niya. Pati yung mga Diyosan, mahuli siya eh. Na siya pala nagsunog. Tapos namatay pa kapatid niya. Siya lang, napapanilo. Ang bilis niya, walang kalam eh. Kasi siya nagsunog. Para mapatay, masunod yung mga revolto. Doon umahanga si Yahawah sa kanya. Pero sa kabila ng mga, pero mo ha, unang kagalingan ginawa niya, yung sinubok siya, yung tagutom, napunta siya sa Egypt. Yung sinubok yung kayamanan ng hari, yung nilusog niya, yung muli, yung i-rescue niya si Lot, di ba nandoon ang property niya. Sabi ng hari na sa luma, oh, yung mga tao, iba yung bigay mo sa akin, yung mga property, sabi na hindi. Hindi ko lalagayin nyo. Wala kong kukulit kahit isang sinta sa sapatos. Baka sabihin mo, pinayaman mo ako. Oh. So, sinubok. Tapos, yung nahiwalay niya si Sarah na kinuha ni Paraon. Oh. Sinubok. Yung sinaalis si Hagar at si Ismael. Sinubok. Sanos. So, nakita mo kalapatan. Pero ito si Mastima. Sige, sabukan. Lumahalin si Isaac. Ihandog mo. Ba, tumayag din si, ano, tumayag din si Yahawah na subukan. Yun ang last na pagsubok, Abraham. Alright. James chapter 1, verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, pag may mga pagsubok sa buhay natin, lalo na tinulungan ni Mastima si Yahawah, eh wala namang trial, so hindi ito chastisement eh. Ang chastisement, palok, chisining, dahil may kasalanan kang ginawa. Ang trial, pagsubok, wala kang mali, pero bakit may problema ang nangyari sa buhay mo? Pagsubok, trial. Yun yung nangyari Abraham. Pero tinis. Dahil, sabi ko, mga kapatid, sabi ni Kim, ha? Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyo malaman na mapatatag
ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang patuturan. So, pag may mga pagsubok, mga problema dumating, hindi tayo mahina. Tuloy tayo, pagsubok lang yan. Ito pa. Tingnan natin, ha? O, basa. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 13. Mga minamahal, huwag na kayong magtakas sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, mag-alak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Mashiach upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Lubos ang ating kagalakan kapag mahayag na ang kanyang kadakilaan in the last. Pero mo ha, ito ha, mga minamahal, sabi ni Pedro to ha, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong diraranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Pangkaraniwan ito, subok. Ang tindi nito. Pero, huwag kayong magtaka. Relax lang. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Masyaya upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag mahayag na ang kanyang kadakilaan. Pag mahayag na ang kanyang kadakilaan, kasi mataas ang posisyon mo sa langit, malaki ang mansyon, maganda pa, hindi ka titira sa bangkita. Kailangan tanggap natin pagsubok. Ganon. Ah, ato, basa. 1 Corinthians chapter 10, verse 30. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang alahayam at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, binibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Oh. May problema ba sa pagsubok? Wala. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Bibigyan tayo ng lakas pagdating ng panahon. Hindi naman tayo susubukan, ha? Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi narasan ng lahat ng tao. Tapat ang alahayam at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ang higit sa inyong magkakaya. Yung anak nung 2 taon, pwede ba sabihin, anak, pasalin mo isang sakong bigas? Hindi, anak, buhatin mo 1 kilong bigas. Ayan, sayang. Buhatin mo 1 kilong bigas. Oh, kaya sa anak, 2 taon, 1 kilong bigas. Pero hindi ko sabihin na, anak, 2 taon ba yan, pasalin mo 1 sakong bigas, 50 kilos. Ay, hindi. Hindi yan papayag siya ba? Kaya lang, binigay niya kay Abraham yung pagsubok hanggang kay Isaac na, yun yung kwento natin sa sunod. Yung aktual na paghandog niya kay Isaac. Kasi alam niya hawa ang kakayanan ni Abraham. Nagkaroon yung tapat siya at alam niya kaya niya yun. Kaya niya, hindi siya maugaan ng pagsubok. Hindi siya mamuri na, hihira ka naman. Matanda na kayo ng anak. Sabdaan na, binigay, tapos ihandog ko sunugin. Para patayin ang anak ko. Hindi nagmumurmur si Abraham, walang murmuring. Ang iba, magmumurmur na. Ano ba itong buhay nito? Wala nga rin po, ganito ng buhay. Relax ka lang. Pundipin mo, tahimik ka. Detektar ko ang bitin. Si Abraham din ang pumormor. Logical eh. Alam niya Abraham na pagsubok nito sa akin eh. Nung katapatan ko kay Hawa. Na alam niya na hindi ito matuloy. Pero gawin ko lang, ano, sige. Anak, maghanda ka ng panggatong. Ay, handa ng panggatong. Iyong ihando. Ahanday mo anak. Sige, kapusin mo na kita. Kita ilagay doon. Yung bata, ano eh, sa sunod na chapter yan. Pag gano'n ni Abraham, dumating ang angel, huwag mong ituloy. Ano na. Photos lang yun, yung maskima. At pwede mo, yung buka. Pinatigil siya eh, kasi mabilis, no? Bilis ang kamay eh. Mabilis din ang angel, o gano'n eh. So, yan. So, lahat ng mga problema, pagsubok sa buhay, relax lang talaga. Minsan, abay nga, mapag-ibagasal ka, ano yung buhay? Ano ang kumbayan? Subok ng ating katapatan.
kung sino yung matirang matibas, kung ang puso ba nila kaya hawa ba o dahilan sa ano? Tingnan mo, may mga rin ng talaga na iwan. O ganun. Lahat na ba dito ay tumasas po sobo? O mayroon pang mauga? Tapos na. Aawit na tayo. Matatawa yan. May di pasyon. May lodi pa eh. Hindi ko din, may naugak din. Nagpaiwan, okay. Punta sa Batangas, hindi ko karating. Ano na lang tayo? Kaya may lahat, maliban lang sa gitares. Eh, buti mo, hawak yan. Sa mga araw na ito.
at sa darating. O Abay Awa, muli kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong preparation sa buhay ng bawat isa sa amin, sa iba't ibang kaparaanan at iba't ibang tao na aming nakasalamuha at sa mga araw na kami ay kanilang pinagsabihan at pinagwikaan ng lahat ng masasakit na salita dahil hindi namin sinunod ang kanilang nais kundi ginanap namin ang iyong kalooban. Abay Awa, purihin ka dahil nasumpungan namin ang iyong kalooban. Maging ang aming kasamang bishop na ngayon ay ginawa mong tagapamuna namin sa bansang ito. Kasama ng kanyang mga kasamang pastor, ng kanyang anak, ng kanyang pamilya, iba't iba man ang aming pinagkaranasan sa buhay. Kami ay nagpaparangal sa iyo, isang tunay na dahayang ang aming may kaabayahaw. Purihin ka sa buhay ng aming mga magulang na sa kabila ng lahat ng kanilang mga ginawa. Mayroon kang pinili sa buhay nila na maging kabilang sa iyong mga pinagkatiwalaan. Abay Awa, itinataas ko sa iyo ang pamilya ni Tatay. Sa kanyang buhay, ang buong pamilya nila. Kayo po ang mayroong anam sa inyong mga pinili maliban kay Tatay. Eben, kay Pastora Merly, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid. Alam po ninyo, Abay Awa, kung sino ang inyong mga pinili paliban sa kanya. Sa aking may bahay, kilala po ninyo, Abay Awa, ang kanyang mga kapatid, kanyang mga kamag-anak, batid ninyo ang lahing pinagmula nila. Aking Yahawa, kayo na po ang patuloy na magpala, maglagay ng inyong banal na espiritu sa kanila upang mapukaw at mabuksan ang kanilang pangunawa sa inyo. Sa buhay, iwan, kayo po ang nagkakakilala din sa kanyang pamilya, Abay Awa. Langit po namin, buksan din ang kanyang sumbayan. Pagkilihan nila ang inyong layunin at ang inyong espiritu ay kanilang matanggap. Makilala kayo bilang tunay naming Adon, tunay naming Adonai sa pamamagitan ni Magdalene Awa. Maging kay Sister Nina, kilala ninyo ang kanyang pamilya at sumbayan. Kanyang mga kamag-anak, kamatid, aming Yahawa, aming dalangin ang buksan ng kanilang pangunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu at matagpuan ang iyong banal at kakitang pangalan. Aming Yahawa, sa aking mga kapatid, batid mo ang parte ng aking mga magulang sa lugar ng Maspati at Samay. Lahat kami na andito, kilala mo ang aming pinagmulan. Aming Yahawa, itinataas namin sila sa iyo. Kung sila'y remnant ng Israel, I will pray yung Spirit po ninyo yung isin sa kanila sa lalong madaling panahon sa panahon itinakda ninyo. At kung sila may mga elect na Gentile, aking po pong dalangin ang Yahawa na hindi pong ilusin ang kanilang puso at isipan. Ayunan ang kanilang mga maririnig sa amin. Dahil ikaw ang dakila at makapangyarihan na lahayang ang walang katapusan at di nagbabagong Yahawa sa aming kapanahunan mula noon hanggang sa darating. Oo ba na lahat makapangyarihan ang Yahawa? Ang mga tao sa paligid ng lugar na ito na naririnig ang inyong mga aral, inyo pong patuloy na kausapin sila. Kung sila'y mga remnant, elect na Gentile, kayo po ang magpala at magtayo sa kanila bilang iyong mga believers sa lugar na ito. Aming Yahawa, sa mga hindi, kayo na po ang bahalang gumawa ng paraanan upang sila ay inyong secure. Aming Yahawa, kayo lamang ang aking kinararangalan, dinadakil at sinasamba sa pangalan ni Masaya Yahawa sa iyo lahat ng karangalan. Yaman.